Hello po sa inyong lahat mga kabarya, nandito na naman po ako si Pinoy Coin Hunter para atin pong pag-usapan ang tungkol dito sa mga 5 piso na aking natanggap dito. Ayan, susuriin po natin dito kung meron pong naihalo dito na hard to find o semi hard to find. At ito po ay uumpisahan po natin dito sa 5 piso coin na may taong 2003. 2003. May nakaukit na mukha ni Emilio Aguinaldo. Ayan, nakasulat ang Republika ng Pilipinas at 5 piso. Pero dito po sa kanyang reverse side natin makikita ang pagkakaiba ng mga ito. Dahil meron po itong pagkakaiba sa kanilang reverse side na kung tawagin ay die 1, die 2, die 3 at meron din hanggang die 4. Ayan. Ngayon, pagdating dito ay meron po itong taon na 2003. Nag-iisa lamang po ang 2003 kung saan ay meron po itong reverse die na 1. Ayan, makikita po natin yung kanyang taon. Ganyan po ang itsura ng reverse die 1. Ayan. Ganyan po yung kanyang itsura. Itsura ng reverse die 1. Ayan. 2003. Ayan. Ang ayon po kay Numista ay meron po itong frequency na 19%. At ang 19% na ito ay nagsasabi na ito po ay isang common coin. Ayan. Common coin po ito siya. Kaya, ayan. Ngayon ay meron naman tayong 2015 dito na 5 piso coin. Ayan, tignan naman po natin yung kanyang likuran. Ang 2015 na 5 piso coin ay meron itong dalawang klase na reverse die, die 2 at saka die 3. Ayan, aalaman po natin kung yung reverse die 2 ay ito po yung hard to find. Ayan, kung pag reverse die 2 po ito ay isa po itong hard to find. Kapag ito naman po ay reverse die 3, ito po ay semi hard to find. Masasabi kong semi hard to find. Ayan. Kaya tingnan po natin kung ito ay reverse die 2 o reverse die 3. Ayan. Makikita po natin na yung reverse die 2 ay medyo manipis po yung numero, yung taon nito. Mas manipis po yung pagkakaukit ng mga ito kumpara sa reverse die 3. Makikita po natin yung 9. Yung 9 po ang pagkakakilanlan natin dito. Yung reverse die 3 ay ganito po, makapal yung kanyang, mataba yung kanyang buntot. Yung reverse die 2 ay maliliit yung kanyang buntot. Kaya ito po ay mataba yung kanyang buntot, kaya ito po ay reverse die 3. Yan, reverse die 3 po ito. Kaya ito ay isang 2015 na reverse die 3. Kaya meron po itong frequency na 5%. Ayan. Ayon po kay Numista, meron po itong frequency na 5%. Kaya semi hard to find na rin ito. Semi hard to find. Masasabi kong semi hard to find ito. 2015 na reverse die 3. Ayan. Kaya itabi natin ito. At sunod po tayo dito. Dito naman po tayo. Ayan, 2013. Nag-iisa na rin po ang 2013. At ito po ay reverse die 3. Ayan. Reverse die 3. Makikita po natin na makapal yung buntot ng dalawang numerong 9. Kaya reverse die 3. At yung 2013 na reverse die 3 ay meron po itong frequency na 13%.
Kaya isa po itong common coin. Common coin po ito. Ngayon naman, ang sunod ay ito naman. 1998. Ayan, meron po itong reverse die 1, 2, 3. Ayan, at merong yung isang reverse die 1 ay wala po itong mint mark. Ayan, hapin natin. Wala nga itong mint mark. Yung hawak natin ay walang mint mark. Ayan, yung mga iba ay may mint mark po yan. Ayan, dito po natin matatagpuan yung mint mark. Ayan, dyan po natin matatagpuan yung mint mark. Pero pagdating po dito ay wala siyang mint mark. Ayan, wala po siyang mint mark. Ayan. Ngayon ay tignan natin kung anong klase ang kanyang reverse. Reverse die 1 po siya. Ayan, reverse die 1 po ito. Magkakadikit po sila. Magkakadikit yung mga nakaukit na numero o yung number ng kanyang taon. Kaya reverse die 1. Ganito po ang kanya ang itsura ng reverse die 1. Kaya ayan, wala siyang mint mark, tapos reverse die 1. Ayon po kay Numista ay nasa 24% po ang kanyang frequency, kaya napaka common coin po nito. Ito po ay isang common coin. Ayan po mga kabarya. At ang sunod naman po ay ito. Ito naman po siya. Ito po ay may taong 2003 ulit. Ayan, 2003 po siya ulit. At yan, reverse die 1 po siya. Reverse. I-focus lang po natin. Ayan, reverse die 1 po siya. At napaka common coin din po ito. 2003 na reverse die 1. Ayan po. At ang panghuli ay ito. 2013. Ayan, 2013. Ayan, titingnan po natin. Ayan, reverse die 3 na 2013. Ayan, ayon kay Numista ay 13% ang frequency nito, kaya isa na rin po itong common coin. Ayan po mga kabarya, ang ating panghuli nating 5 piso coin. Ayan, yung aking nakita dito na isang semi hard to find ay ito. May taong 2015. Ayan, meron po siyang taon na 2015 na isa pong yan, reverse die 3. Ayan, 2015 na reverse die 3. At ito po ay merong 5% na frequency. Kaya semi hard to find po ito. Ayan, semi hard to find po ang aking nahanap dito na 2015 na 5 piso coin. Ayan po mga kabarya. Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos
na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.